Ang sabi po sa aklat ng Mark chapter 8 verse 36 sa wikang Tagalog, sapagkat ano nga ba ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang buhay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga ating pong bibigyang pamagat ang ating short devotion na ito, The Blessing of Being Safe. Alam po ba ninyo, mayroong binanggit si Apostol Pablo sa aklat ng mga Romans, at dito po natin nahanguin ang apat na pagpapala. Basahin ko po rito sa Romans chapter 5 verse 1 up to verse 4. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Ang una pong blessing na matatamo ng isang pagiging saved Christian ay itong tinatawag na assurance of salvation. It says in verse 1, therefore being justified by faith. Alam po ninyo, itong assurance na ito na pagkatapos mong tanggapin si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, binigyan ka ng Panginoon ng pangakong ikaw ay may kasiguruhan. Assurance of salvation, mas higit ito sa insurance na nalalaman po natin. Ang pagiging justified by faith, ang pagiging inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ang ibig pong sabihin niyan ay pinawalang sala ang isang taong tumanggap sa Panginoon. At hindi lang po pinawalang sala, kundi ginawa ka pang matuwid sa harap ng Panginoon. At ito pa ang kagulat-gulat. Ang siyang nagbayad ng kaligtasan mo, ang siya pang naparusahan. So, sa pagiging na kay Kristo, sa pagiging saved, ang una niyang matatamo ay ang kaligtasang hindi na mawawala sa kanya. Sapagkat malinaw na sinabi sa Romans chapter 8 verse 1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol pa sa mga na kay Kristo Jesus. Wala nang pangamba na ang kaluluwa pagdating sa kamatayan kinaaayawan natin. Ang pangalawang pagpapala ay affirmation of peace. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yan po ay hindi natin pinag-ipunan, hindi yan ina-acquire, kundi ibinigay yan ng Panginoon. Yung kapayapaang sigurado built in sa buhay ng isang saved Christian at yung tunay na peace. Kaya hindi mo na kinakailangan pumunta sa isang mapayapang lugar para maging mapayapa, sapagkat if you are saved, dala mo po yung buhay na yan na mayroong kapayapaan. Naalala ko po, noong years ago, ang camp team ay activated. Opo, i-activate lamang po natin sa ating buhay ang kapayapaang built-in ay binigay ng Diyos mula nung tayo'y maging isang saved Christian. At maniwala po kayo, ma-i-enjoy ninyo itong affirmation of peace given by God.
pangatlong pagpapala ay access into His grace. Sinabi rito po sa ating binasa, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand. Maaari po tayong makapasok, maaari po tayong makagamit, maaari po tayong mag-enjoy sa biyaya na ito ay ipinagkaloob at ipinagkakaloob pa sa mga tumanggap sa Kanya. Nabigyan po tayo ng napakadakilang privilege na mabuhay sa panahon ito. Alam niyo, marami po tayong di dapat sa ating buhay. Hindi dapat ako ligtas, hindi dapat tayo ligtas, hindi dapat tayo narito sa ministry. Yung pagpapalang tinatamasa mo ay hindi dapat ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral o nasa trabaho niyan. Marami tayong bagay na hindi dapat nasa atin. Pero, alam po ba ninyo, nung ikaw ay naging anak ka ng Diyos, tamasa mo po yan, yung biyayang yan. At alam niyo po, ang isang taong nabubuhay sa biyaya ng Diyos, wala siyang maireklamo. Sapagkat tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat. Ito ho ang pang-apat na blessing, yung tinatawag na aspiration which is tangible. Basahin natin sa verse 3, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalaman ang kapigatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ay nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Totoo po na tayo'y mayroong tangible hope. Hindi po ito panaginip. Hindi po ito kwento-kwento lang. Ang pag-asang ito ay nasa ating nakakilala sa Panginoon. Mga hangaring maisa sa katuparan, may pag-asang makakamit. At mga kaibigan at mga kapatid ko sa Panginoon, bago ang kagalakan ng pag-asa, itinuturo sa atin ng talatang ating binasa, kinakailangan magkaroon tayo ng kagalakan sa mga kahirapang tinitiis, sa mga pagsubok. We glory in tribulation. Kaya napakasarap po na tamasahin ang dakilang pagpapala ng kaligtasan sapagkat numerous blessings follow. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon Diyos sa pagpapalang natamasa namin. Ito po yung pinakadakilang blessing yung kami po ay biniyayaan mo ng kaligtasan. Sana po, Panginoon, bigyan mo po ng chances, bigyan mo po ng opportunities and privileges ang mga taong nakakapakinig nito ng pagpapala ng kaligtasan. Ang lahat ay nagsisimula, Panginoon, doon sa karanasang sila po ay maipanganak na muli. Idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na tulungan niyo kami habang kami po ay umaasa sa pag-asa bukas at habang kami naghihintay ng pag-asa, matututunan namin magtiis ng mayroong kagalakan sa lahat ng pagsubok. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Amen.